guys, dito tayo ngayon sa Tagaytay. Pupunta tayo ngayon sa Hacienda Cellar Outlets. Kasi ito lang yung way na galing Calamba. So nag-commute lang kami from SM Calamba to Tagaytay din. From Tagaytay, sasakay kami uli ng jeep siguro going to Hacienda. So kita-kita tayo mamaya. Hello guys, dito kami ngayon sa Hacienda Designer Outlet dito sa may Silang Cavite. Ayan, selfie kami. Sa selfie si Ma'am. Ngayon, kabubukas lang nito, 1 month ago, October 26. So, check natin yung store kung ano makikita rito. Actually, magiging 2 part yung ano nito eh. Magiging 2 part vlog to kasi yung shop review tsaka yung syempre stickers kasi merong ano dito eh, may premium outlet ng mga stickers kaya yun, gagawa din ako ng separate vlog doon pero for today for this vlog, ito yung ano eh, ito yung review ng Hacienda. Malakas si stairs. Sana meron tayong kabili. Okay, ilang reviews na rin yung ano eh. Yung pinanood ko. Saan yung entrance? Dito lang entrance. Yan, papasok na kami. Papasok na kami. Ayun, napasok na kami. Kami, ang ganda no? Kasi parang wala pa masyadong bukas. Marami yung ano. Kami, selfie tayo dito no? Christmas tree. Christmas tree, Christmas tree. Ganda. So, ang nangyayari dito, kami ang dalawa ni Mami magkasama. Sa kanya yung stills, sa akin yung video. Kasi hindi naman pwede ako mag-video pa. Dali, ang ganda. May guests. Archives. Wala pa masyadong bukas eh. Wala pa ibang shops. Ha? Ano masasabi mo sa place, Mami? Open air. Saan ang totoo? Ha? Wow, ito oh. All around the world. Parang Santorini ito. Parang Greece. Parang Santorini, Greece. Kaya pwede tayo mag-selfie ka. Hindi ka na lang. Ayan. Actually, wala pa masyadong bukas ng mga shops. Kahit na isang buwan na siya nakabukas, ang mga shops sarado pa rin. Nag-start to na ano eh. Alam ko October 26 siya nag-start na nag-operate. Then, ngayon, pumunta kami rito ngayon. Mami, ano pecha ngayon? November 22. 22 ngayon, November 22, Thursday. So, ayun nga, wala pa rin. Oh, bakanting-bakanting yung mga shops. Walang bukas. Check back ko na lang kayo later sa mga... So, ayun nga, pagpasok mo pa lang, marami lang pwedeng pag-selfiehan gagaya nito ni Santa. 30 minutes. Tapos ayan yung ano, mga bikes.
Ayan, steady lang yan, makatayo. Ayan, mag-selfie. Ayan, sino? Ayan, drummer boy. Tapos yan yung Amor. Kaso madilim na eh, kaya hindi lang kami pwede mag-selfie. So, ayan nga. Pagunta na lang namin yung iba pang mga attractions. Siguro yung windmill tsaka ano, ando sa pipad. Yan, lalakad mo lang kami. Yan, may ano nga pala. A6 shop tsaka ulit saka Tiger. So, ayan yung Eiffel Tower, pupunta na namin. Mababa mo lang kami. Yan, dito na tayo ulit. Dito, sa aking Eiffel Tower naman. Hindi siya nagano sa kasi, ano eh. Nasa selfie mo namin yung mami. Hindi siya mapokus eh. Diba di? Eiffel Tower daw. Around Mango La Boutique, hindi ko nang lukas yung Caliope sa kabila, Rocks Republic Outlet, yan Infinity, yan lukas na makapag ano tayo, makapag milk tayo, yan Infinity. Tapos Color Magic Mirror Incorporated, oh, Korean brand to, no? Mayroon mag-Korea dyan. So, so far maganda itong place kasi marinis eh. Talaga hindi pa siya masyadong crowded. Kasi siguro gabi kami pumunta or magagabi. It's only magsisix pa lang ng gabi kasi medyo madilim na full moon. Ayan, sa Little Drummer Boy, selfie tayo ako kami. Sa Little Drummer Boy. Selfie muna kami ni Mami. Sa Little Drummer Boy. Ayan. So, andito na kami sa windmill area o lighthouse. Actually, pwede namang umakyat. May mga ilang stores dito ng pagkain. Cold Stone, Creamery, tapos yung Pizza Warehouse. May Mr. Donut. Ito ngayon, sasaakit kami doon sa taas, dito sa may windmill something. Mami, kamusta naman yung asyenda? Nakasan mo? Beautiful. Sabi sa'yo, mas magandang magunta ng gabi dito eh. Yan. Dito na tayo.
Yala ko yung view from, papag-isa ko sa inyo yung view from here, from second floor. Yeah, 360 degrees. Daddy. Mami, bili ka ng buko.